ang katanungan para sa video na ito. Ano ang pangalan ng mga nakalaban nila? Hashtag letter A kung Arturo, Vasquez, at Julio. At hashtag letter B naman kung Patrick, Rigor, at Dodong. Kayo nang bahalang sumagot, mga kaninuno. Ang sagot dyan sa tanong ay narito sa video. Kaya tignan natin kung sino ang pinakaunang makakakuha ng tamang sagot. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Pagbitaw ni Solomon doon sa lalaki, wala na itong buhay. Lumingon siya sa bandang unahan at nakita niya ang babaan ng talon. Mabilis na tumakbo si Solomon hanggang sa makita niya si Buboy at Ariso na nakikipagbuno sa mga aswang. Napatigil at napaatras si Buboy nang makita si Solomon dahil nanlilisik at kulay pula ang mga mata nito. Gumapang naman patungo sa kanya si Solomon habang si Buboy naman ay tumitingin sa kanyang likuran. Buboy, ako to si Solomon. Bakit parang natatakot ka? Wika ni Solomon at nagbuntong hininga si Buboy. Ano ba naman yan? Akala ko kung sino na eh. Mas masahol pa yung itsura mo sa kanila. Ay naku, si Solomon lang pala. Sa susunod kasi magpakilala ka muna bago ka lumapit, kita mong ang dilib eh. Tapos parang sasakmalin mo pa ako. Wika ni Buboy. Tumango lang si Solomon at halatang natawa sa kanyang muka. Kaagad siyang umalis at pinuntahan si Ariso. Nagpagulong-gulong ito sa lupa habang pinagtutulungan ng mga aswang. Subalit biglang may lumundag kay Solomon mula ito sa itaas ng puno. Nadaganan siya at paulit-ulit na kinalmot ang kanyang likuran. Habang si Buboy naman ay kaagad na hinataw ang nakadagan kay Solomon. Tinamaan ito sa liig at kamuntikan pang mahiwalay ang ulo sa kanyang katawan. Hindi na nagsalita pa si Solomon. Kaagad niyang pinuntahan si Ariso. Sinunggaban niya ang isa sa mga aswang at tumilapon sila patungo sa may ilog. Nakita ni Buboy na sobrang bagsik ng mukha ni Solomon. Mas malakas ito kumpara sa mga aswang sa paligid. Ilang sandali pa, may naaninag si Buboy sa bandang unahan. Nasa kabilang banda ito ng ilog malapit sa talon. Doon sa lugar kung saan niya nakita yung magandang babae. Mga tao ito at ang bilang nila ay nasa lima. Nanlaki ang mga mata ni Buboy dahil nakilala niya ang isa. Walang iba kung hindi si Eliasar. At kitang-kita niya ang pagngiti nito. Kaagad na pumasok sa isipan ni Buboy na mga kasamahan niya ang aswang sa lugar. Akmang tatawid na sana siya, ngunit narinig niya ang boses ni Roman sa kanyang likuran. Huwag mong ituloy ang binabalak mo, Buboy. Siguradong magpapahamak ka. Wika ni Roman. Natigilan naman si Buboy nang marinig niya ang pagtawa ni Eliasar. Nanggigigil na ako, Roman. Nandito na siya sa harapan natin, pero hindi pa natin malapitan. Wika ni Buboy at kita sa kanyang mukha ang labis na galit. Basta huwag kang magpadalos-dalos, Buboy. Akala ko ba kilala mo si Eliasar? Kailangan natin mag-antay ng pagkakataon. Sa ngayon, ubusin muna natin ang mga halimaw dito. Wika ni Roman. Kaso nga lang, itinaas ni Buboy ang kanyang itak at hinamon sila Eliasar. Hoy! Bakit hindi nyo subukang lumapit? Hanggang tingin lang ba kayo? Mga duwag! Wika ni Buboy. Ngunit sa halip na patulan ay pinagtawanan lang siya ni Eliasar. Tumawa din ang mga kasamahan nito na mas lalong nagpainit sa ulo ni Buboy. Ngunit pinigilan na lang niya ang kanyang sarili. Nagbuntong hininga si Buboy at tinulungan si Ariso.
Habang si Roman naman ay mabilis na tumakbo patungo sa masukal na lugar nang mapansin niyang may mga nakatagong aswang. Si Arizo ay maayos nang nakatayo kahit may mga tinamong sugat sa kanyang katawan. Nakita niyang nagwawala si Roman habang nakikipagbuno sa dalawang aswang. Ngunit si Solomon ay hindi niya makita. Ang tanging naririnig niya lang ay magkakasunod na kalabog at ungol sa ibaba ng ilog. Ilang sandali pa ay muling may sumunggab kay Arizo. Nakapaghanda naman si Arizo sa pagkakataong ito. Nasaksak niya ito ng bayoneta sa dibdib. Pinaikot ni Arizo ang bayoneta upang lumala ang pinsala. Sumuka ng dugo ang aswang at mabilis itong binawian ng buhay. Matapos nun ay pinuntahan niya si Roman upang tulungan. Ilang sandali pa ay dumating na sila Marco. Kaagad ipinalam ni Buboy na nasa kabilang banda niya nakita si Eliezer. Tinuro niya ang lugar. Subalit wala na sila Eliezer doon. Nandyan lang sila kanina eh. Lalapitan ko sana pero pinigilan ako ni Roman. Pagkakataon na sana yun eh. Wika ni Buboy at nagkatingin na naman si Marco at Javier. Naghudyat ng tango si Javier. Kaagad namang naintindihan ni Marco ang ibig sabihin. Kuya Buboy, dito lang kayo. Kayo nang bahala sa mga aswang. Tara na Kuya Javier! Wika ni Marco at kaagad nilang tinawid ang ilog upang sundan sila Eliezer. Nang sandaling ito ay kasama din nila si David. Hanggang sa makarating sila sa kabilang banda, nakita ni Javier ang bakas ng dinaanan nila Eliezer. Patungo ito sa loob ng kagubatan. Marco, seryoso ka ba sa gagawin natin? Susundan natin sila kahit kulang ang puwersa. Tanong ni Javier. Pagkakataon na natin to, Kuya Javier. David, handa ka na ba? Wika ni Marco at tumango naman si David. Javier, akin na yung San Anton. Alam kong nag-aalinlangan ka, pero maayos na ang pag-iisip ko. Kailangan ko ding patayin si Eliezer. Wika ni David. Sige, may tiwala naman ako sa'yo. Pero kailangan mong lakasan ang loob mo. Huwag kang magpapadala sa bugso at galit. Ito ang kahinaan mo, kaya madali kang mamanipula ni Eliezer. Sana gamitin mo yan sa tama. Wika ni Javier. Ngumiti naman si David kasabay ng pagtango. Naunang maglakad si Marco ng sandaling ito. Wala silang kibuan habang papasok ng kagubatan. Alerto ang kanilang paningin sa bawat paligid. Kahit malamig ay pinagpapawisan sila. Matindi ang tensyon doon sa lugar na nararamdaman nila sa bawat isa. Nag-usal na ng orasyon si David at inihip niya ito sa San Anton. Si Javier naman ay nagsimula na ding mag-orasyon. Nagkarga siya sa katawan. Tinapik ni Javier ang kanyang balikat, sabay dampot ng lupa at ipinahid sa kanyang katawan. Nagwawala na ang dalawang malakas na gamit ni Javier. Ang ngipin ng kalabaw at ang nakabaon na mutsa ng San Telmo sa kanyang paa. Samantalang si Marco naman, hinalikan niya ang dalawang agimat na nakasabit sa kanyang leeg. Kasabay nito ang paulit-ulit na paghingal ng pinata. Naramdaman ni Javier ang pagbabalik ng masamang presensya ni Marco. Narinig niya ang malakas na pag-angil ng binata, pati na din ang pagpalit ng boses nito, naging gasgas at nakakakilabot. Ilang sandali pa ay huminto sa paglalakad si Marco. Nakita ni Javier na sumimple ito ng hudyat ng kamay. Kuya Javier, nararamdaman mo rin ba? Wika ni Marco. Napakunot naman ang mukha ni Javier dahil wala siyang nararamdamang kakaiba. Maliban na lang sa malakas at masamang presensya ni Marco. Mag-iingat ka, Marco. Nariyan sa bandang unahan si Arturo. Nag-aabang sa atin. Wika ni David. Kaagad namang tinanong ni Javier kung sino si Arturo. Kasamaan siya ni Eliezer mula sa Surigao.
May malakas siyang karga sa katawan niya. Mula sa iba't ibang klase ng kataga na galing sa kaliwa, meron din siyang tres piko na gawa sa dignum. Ang akala ko nga bulag siya kasi yung isang mata niya kulay puti lang. Pero dahil pala yun sa malakas niyang karga. Marco, sa itaas naroon ang patungo kila Eliasar. Pero nakaabang ang iba pa niyang kasama at napakarami nila, Marco. Wika ni David at nagkatinginan si Marco at Javier. Sa pagkakataong ito ay nalilito ang matanda. Tumango naman si Javier at sinabi nitong siya ang haharap kay Arturo. Dito na ngumiti si Marco. Tinapik ang balikat ni David kasabay ng pagtango. Tara na, sundan na natin sila dahil baka makalayo pa. Wika ni Marco. Ngunit makikitaan ng pag-aalinlangan ang mukha ni David. Nagbuntong hininga si David at mahigpit na hinawakan ang kanyang San Anton. Whew! Sige tara, kaya natin to, basta bantayan mo yung likuran ko at babantayan ko din yung sayo. Wika ni David at kaagad na silang lumihis ng daanan paakyat ng kabundukan. Habang papalayo ay sumasaglit ng tingin si Marco sa bandang unahan at nakita niya si Arturo na nakaupo sa isang tumbang kahoy. Madulas ang daanan paakyat ng kabundukan. Pagkarating nila sa itaas may nag-aabang na dalawang tao. Napakunot ang mukha ni David. Dahil ang dalawang ito ay ang magkapatid na si Julio at Vasquez. Kapareho ng laki ng katawan ni Javier, makisig at may katangkaran. Maiging pinagmasdan ni Marco ang buong kapaligiran. Dahil baka biglang may sumulpot kung sakaling aatake sila. Marco, yung dalawang yan, magkapatid sila mula sa Samar. Malalakas ang karga nila, Marco. At maliban pa dyan, dating mga kapgo ang mga yan, biyasa sa pakikipaglaban. Ako na kay Vasquez, yung kalbo. Ikaw na sa kapatid niya, si Julio. Wika ni David at hindi na nagsalita pa si Marco. Umabante ito ng paglakad at tinuro ang dalawa. Nanlaki ang mga mata ni David. Dahil parang lalabanan ni Marco ang dalawang magkapatid. Umabante na rin siya ng paglalakad. Ngunit nagudyat ng kamay si Marco at sinabihan siyang ireserba na lang ang kanyang lakas dahil marami pa silang kalaban. Subalit pinaalalahanan si Marco ni David na delikado ang magkapatid na kakarapin niya. Wala akong pakialam, David. Ayokong may mangyari sa'yo. Wika ni Marco at sumaglit siya ng tingin kay David. Nakita niyang sobrang itim ng mga mata ni Marco. Napansin niyang nag-uusal na rin ito ng dasal. Huh, aba. Ikaw lang. Eh, paano si David? Hoy, hindi ka ba tutulong dyan, David? Dapat sinunod na lang namin ang sinabi ni Eliasar na patayin ka na lang. Kaso naaawa ako sa iyo eh. Wika ni Vasquez at hindi naman nagpadala si David. Samantalang si Marco ay nagpatuloy sa paglalakad papalapit sa kanila hanggang sa 2 metro na lang ang layo. Huminto si Marco at nagsalita. O sige, huwag na nating patagalin pa. Sinong mauuna sa inyo? Ikaw na lang, total ang dami mong satsat. Wika ni Marco at itinuro niya si Vasquez. Magsasalita pa sana si Vasquez ngunit bigla siyang sinugod ni Marco. Kaso nga lang, kaagad siyang sinipa ni Julio. Tinamaan si Marco sa kanyang dibdib. Napaatras ng bahagya ang binata. Nanlaki ang mga mata ni Julio dahil naramdaman niya ang poder ni Marco. Nagkatitigan sila ni Julio. Kita ang kilabot sa mukha ni Julio. Nang makita niyang purong kulay itim ang mga mata ni Marco. Samantalang si Vasquez naman, binangga si Marco at itinumba sa lupa. Sinubukan niya pang balian ng kamay si Marco, ngunit kaagad siyang nasuntok sa may tagiliran. Dahilan para mapabitaw si Vasquez at nagpagulong-gulong siya sa lupa habang umuungol sa sakit.
Tumayo naman si Marco at tinitigan si Julio. Ang sabi niya sa akin, malakas ang karga niyo. Pero bakit parang natutulala ka? Julio ang pangalan mo, di ba? Kilala mo ba ako? Wika ni Marco. Ngunit biglang tumawa si Vasquez. Marahan itong tumayo at nagubad ng kanyang damit. Si David naman habang nanonood, kita ang pag-aalala sa kanyang mukha. Si Marco ka, di ba? Malakas ka. Oo, nararamdaman ko. Pero hindi pa ako nagkakarga. Wika ni Vasquez. Nagsalita din si Julio at sinabi niyang malakas nga ang gamit ni Marco ngunit hindi nag-iisip. Dito na tuluyang nagalit si Marco. Hinayaan niyang magkarga ng orasyon ang dalawang magkapatid. Nakita ni Marco na may suot na kwintas si Vasquez. Dalawang magkadikit na maliliit na bungo. Yung isa ay tila ulo ng ahas. Magkaiba ang kulay. Isang itim at isang kayumanggi. Nagkumpas ng kamay si Vasquez at inihipan ang kanyang kwintas at meron din siyang ipinahid sa kanyang katawan. Ilang sandali pa ay naghudyat siya ng tango kay Marco na ang ibig sabihin ay simula na ang kanilang paglalaban. Tumawa ng napakalakas si Julio at sinabihan niyang magsisisi si Marco. Hindi na nakapagpigil si David ng mga sandaling ito. Lumapit siya at kaagad na sinugod si Julio. Buong puwersa niyang sinuntok ang mukha nito. Tinamaan si Julio ngunit parang hindi tinablan. Nakangiti pa ito habang gumagante ng malakas na pagsipa. Tinamaan si David sa kanyang tagiliran. Dahilan para mawalan ito ng balanse at matumba. Sinabihan naman kita, David, na ako nang bahala dito. Hindi ka nakikinig. Wika ni Marco, ngunit hindi niya na naituloy ang sasabihin niya nang dibdiban siya ni Vasquez. Ramdam ni Marco ang lakas ng pagtama, halos hindi makahinga ang binata. Napakapit siya sa isang maliit na puno habang hinihingal. Malakas ba ang kambal mo, tsa? Teka, hindi ko pa sinasabay ang isang gamit ko. Kapag pinagsabay ko na ang dalawang puwersa, siguradong mamamatay ka. Wika ni Vasquez at hindi naman natinag si Marco dahil hindi niya alam kung ano ang kambal mo siya. Ngunit magpasa ganun pa man ay hindi na siya nagtanong. Kinuha niya ang mutsa ng bulalakaw at inilagay niya ito sa kanyang kamao. Hinihingal man si Marco, ramdam niya ang pag-init ng kanyang kamay. Umabante ng paglalakad ang binata. Paulit-ulit na tumatango si Vasquez at tinatapik ang kanyang dibdib. Ang ibig sabihin, hahayaan niyang umatake si Marco. Kinuha naman ni Marco ang pagkakataon. Isang napakalakas na suntok ang pinakawalan niya. Pinuntirya ni Marco ang kwintas. At pagkatama nito ay dumilat ang mga mata ni Vasquez. Nagulat siya dahil nadurog ang kanyang kwintas. Ilang sandali lang ay marahang umatras si Vasquez hanggang sa napaupo ito at yumuko. Paulit-ulit siyang umubo kasabay ng pagsuka ng dugo. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Marco. Sinundan niya pa ito ng isang malakas na suntok. Tumama sa panga ni Vasquez at kaagad na tumba. Hindi na ito gumagalaw at nakatirik na ang mga mata at hindi na rin siya humihinga. Kita naman ang pagkagulat sa mukha ni David. Habang si Julio naman ay nakatulala at tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Lumapit si Marco at kwenelyohan si Julio. Tinitigan niya ito sa mata. Sige, ngayon ka tumawa. Ngayon mo iparinig sa akin yung tawa mo. Wika ni Marco sabay sikmura kay Julio. Napaluhod si Julio at bumagsak sa lupa. Nagudyat ng tango si Marco kay David at sinabihang umalis na sila. Teka Marco, sigurado kay iwan natin to. Tuluyan na natin! Wika ni David.
Hayaan mo na siya, David. Makakapag-isip din niya ng tama. Tara na. Wika ni Marco. Wala namang nagawa si David kung hindi sundin ang utos niya. Samantala, doon tayo sa kalagayan nila Buboy sa ibaba. Sa kabutihang palad ay walang namatay sa kanila. Ngunit maraming natamong sugat si Arizo at Solomon. Nagsiatrasa na din ang mga aswang. Naroon sila sa batong malaki at nagpapahinga. Habang si Javier naman, hindi makapaniwala sa lakas ni Arturo. Dahil kahit anong gawin ni Javier ay hindi niya ito matamaan. Sobrang bilis ng pagkilos kahit matanda na. Nang sandaling ito ay bumagsak na sa lupa si Javier. Hindi pisikal na laban ang ginagawa ni Arturo. Paulit-ulit siyang nagbabato ng malakas na tigalpo at lahat ng ito ay tumatama kay Javier. Masuring nag-isip si Javier kung ano ang gagawin niya dahil pinagtatawanan lang siya ni Arturo. Anak ng put, anong klaseng gamit ba meron yung taong to? Trispikong dignumtas, meron pa siyang kaalaman na hindi pisikal. Wika ni Javier sa kanyang sarili. Marahan siyang tumayo at gumilid. Napatukod siya sa isang malaking puno ng lawaan. Muli na namang nag-usal si Arturo. Kasabay nito ay lumapit siya kay Javier. Narinig ni Javier ang pambasag sa kanyang puder. Nagbuntong hininga siya at hinayaan niyang makalapit si Arturo. Nang makita ni Javier na inangat na ni Arturo ang kanyang kamay, ilang sandali lang ay magbibitaw na naman ito ng tigalpo. Alam ni Javier kapag nagbitaw ito ng orasyon, siguradong muli itong lilipat ng pwesto. Pinikit ni Javier ang kanyang mga mata at tumingala sa kalangitan. Pinakiramdaman niya ang buong paligid. Hanggang ilang sandali lang ay bumitaw na ng tigalpo si Arturo. Mabilis na bumaling sa kaliwa si Javier, sabay suntok sa hindi malamang direksyon. Maniwala man kayo sa hindi, tinamaan ni Javier ang kanang dibdib ni Arturo. Kasabay nito ang panlalaki ng kanyang mga mata. Kaagad siyang binangga ni Javier gamit ng kanyang katawan. Hindi na hinayaan ni Javier na muling makapagbitaw ng orasyon si Arturo. Hinawakan niya ang isang kamay at kaagad na binali. Umalingaw-ngaw ang napakalakas na sigaw ni Arturo sa buong kapaligiran. Gumapang siya sa lupa at kita ang pagdaing sa kanyang mukha. Lintik, pinahirapan mo pa ako. Akala mo siguro hindi ko malalaman kung paano ka gumalaw. Paulit-ulit kasi yung estilo mo, kaya madaling makabisado. Wika ni Javier sabay hila pa sa isang kamay ni Arturo. Buong puwersa niya itong binali. Hindi mo na magagamit ng maayos ang kamay mo para makapagkumpas ka ng dasal. Paalam, kaibigan. Wika ni Javier at tumalikod na siya at sinundan sila Marco. Nang sandaling ito ay lagpas hating gabi na, si Marco at David ay nagpatuloy sa kanilang paglalakad. Binaybay nila ang gilid ng bangin. Itinuro ni David ang direksyon kung nasaan sila Eliasara. Marco, malapit na tayo sa kabilang lungsod. Wika ni David. Eh yung lugar nila Eliasara, malayo pa ba? Wika ni Marco. Sumagot naman si David na malayo na sila Eliasara at hindi niya maramdaman ang presensya. Nagmungkahi si Marco na magpakawala siya ng sumpa. Ngunit umiling si David. Kagaya nga ng sinabi mo, Marco, hindi tatabla ng sumpa si Eliasar. Siguradong tatama lang yung sumpa sa ibang tao. Maraming madadamay. Wika ni David. Tumango naman si Marco at napatukod sa kanyang tuhod. Nagbalik na sa normal ang kanyang itsura. Naging normal na din ang kanyang boses. Kita ang paghingal ni Marco. Mahahalatang pagod na ang binata. Ilang sandali lang ay tumayo ng maayos si Marco
at nagpatuloy sila sa paglalakad. Kung hinayaan mo kong makatulong kanina, edi sana mas napabilis tayo. Wika ni David at hindi naman na kumibo pa si Marco. Pababa na sila ng lugar nang may mapansin si Marcong isang apoy. Singkit mata niya itong tinignan at meron siyang nakitang isang tao. Merong dalang sulo at naglalakad papalapit sa kanila. Huminto si Marco at tinignan si David. Sinabihan niya na maghanda ang kasama. Pagkalapit ng tao ay kaagad hinarang ni Marco. Ngunit nagulat siya dahil hindi naman siya pinapansin. Lumagpas lang ito sa kanilang dalawa at may guyod pa itong isang baka. Muli siyang kinausap ni Marco ngunit hindi talaga siya pinapansin. Isa itong matanda na nakasuot ng kapote. Lumapit si David at sinabihan si Marco na may mga kabahayan sa unahan. Ramdam niyang may mga residente doon sa lugar. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang doon sa kabahayan. Hindi kumikibo si David. Sumusunod lang ito ng paglakad kay Marco. Hanggang sa tuluyan silang nakababa at narating nila ang ilang magkakasunod na tahanan. Sa bandang unahan ay merong kalsada at kita nila ang liwanag mula sa lokal na poste. Nagkatinginan si Marco at David. Ilang sandali pa ay narinig nila ang boses ni Javier sa likuran. Huminto naman ang dalawa at inantay ito. Nang makarating si David ay nagtanong ito kung nasundan ba nila si Eliasar. Subalit umiling si David. Akala ko nakalaban yun eh. May nakahanduse kasi doon sa lupa, nadaanan ko. Pero teka, may mga bahay dito ah. Marco, sila Buboy. Baka sumunod na din yung mga yon. Ano sa palagay mo? Wika ni Javier. Hindi tayo pwedeng huminto, Kuya Javier. Mas makakalayo lang sila Eliasar. Kaya tara na. Wika ni Marco at tumango naman si Javier at David. Naglakad sila sa daanan na ang bawat gilid ay kabahayan. Pagkarating nila sa mismong kalsada, binaybay nila ang daanan patungo sa hilaga. May mga ilang kabahayan pa silang nakita. At doon sa kanang bahagi, merong taniman ng palay. Whoo! Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating kwento, mga kaninuno. Abangan pa natin ang mga paparating na yugto ng ating kwento at every 1 PM, meron tayong upload ng Barang Kontra Aswang, panibagong series natin yan. At kapag may oras kayo, mga kaninuno, bisitahin nyo yung channel ng Pintados para sa Tagalog Horror Animation. Muli, maraming salamat. Kita-kits sa susunod na yugto. Paalam.